Yorubun ninyo nga sayo, EPS Topic Manila Imnida, Panggap Sumnida. So today, ang lesson natin ngayon is conjugation of irregular verbs. So, kung paano mag-conjugate ng irregular verb into present tense form. So, ang present tense na formal is piumnida and sumnida. So, before natin i-conjugate yung irregular liul sa present tense form, so, dapat alam natin yung rules kung paano natin i-attach yung present tense form na piumnida at sumnida. So, piumnida, i-attach natin siya sa verb stem if the verb stem ends with a consonant, with a vowel. So, si sumnida, i-attach natin sa verb stem kung ang last stem ng verb stem is nag-e-end sa consonant. Okay, so, irregular verbs conjugation ang lesson natin. So, ang first na sample is na main verb is salda. So, salda is irregular, one of the examples of irregular liul. So, salda means to live. So, sa conjugation, lagi natin dinadrop si ta para makuha natin yung verb stem. So, after natin i-delete si ta, makukuha na natin yung verb stem. So, ang verb stem is salda. So, dahil irregular liul to, ang rules ng irregular, one of the rule of irregular liul is to remove liul. So, i-delete natin yung liul sa verb stem. So, the final stem is sa. So, pagkakuha nyo ng final stem, dyan na kayo mag-base kung saan siya nag-e-end. So, sa vowel or consonant. So, obviously, nag-e-end siya sa vowel. So, kapag nag-e-end yung stem sa vowel, ang i-attach natin is yung piumnida. So, magiging samnida. Okay? So, ayan na yung ibig sabihin ng salda kapag nasa present tense form na siya. So, samnida. Okay? So, next is palda. So, palda. So, delete natin yung ta. So, i-drop natin yung ta para makuha yung verb stem. So, verb stem natin is pal. So, yung pal, nag-e-end siya sa irregular liul. So, remove yung liul, then makukuha natin yung final stem na pa. So, obviously, yung final stem natin nag-e-end sa vowel. So, magiging pamnida. So, yung translation natin, yung translation nito sa English, so, sa standard form is palda to sell. So, pag nasa present tense form na siya, ang translation niya sa English is sell or sells. Okay? So, yung salda, pag nasa present tense form, is live or lives. Then, the last sample is mandulda or to make. So, after deleting that ta or after ma-remove natin yung ta sa standard form ng mandulda, makukuha natin yung verb stem na mandul. So, irregular liul, then delete natin yung liul. So, para makuha natin yung final stem na ng mandulda. So, ang final stem niya is mandu. So, again, nag-e-end na naman siya sa vowel. Okay, so magiging mandumnida. So, sa English translation is make or makes. Okay, so isang tip lang, no? Ang irregular liul, kapag i-conjugate natin siya sa present tense formal, lahat yan, lahat ng final stem na yan is mag-e-end talaga sa vowel. So, ibig sabihin, so ang i-conjugate natin dito is walang iba kundi yung piumnida. Okay? Yorubun, kamsamnida.